So, Madam Chair, kaya talagang ano no, kailangan maipaliwanag itong 125 million. At sinabi naman sa statement ni ni Vice President Duterte na mag-explain. So, Madam Chair, I have the right to explain why I voted no. Kailangan malaman itong 125 million na not confidential fund pero ginastos ng Office of the Vice President at kung saan. Yo, what's up mga boss? Yun, ngayon pag-usapan natin mga boss, no, itong budget hearing sa Kamara ng ating Vice President Sara Duterte mga boss, no, na kung saan itong makabayan black na si Franz Castro mga boss at syempre itong si kabataan party list Raon Manuel. Siyempre, kagaya ng dati, kontra ito silang dalawang mga boss, no? Kung paano dinurog ito at sinagot ni VP Inday Sara Duterte dito sa budget hearing ng Kamara, mga boss, no? Ito pa ngang si Franz Castro, mga boss, ay hindi pinagsalita at winock out ng mga kapwa niya congresswoman dyan sa Kamara, mga boss, no? Nag-walk out sila. Pinatayan pa nga ito ng mic, mga boss, dahil gustong mag-manifest kung bakit no, at ayaw nila no ang kanilang tungkol doon sa budget nga ni VP Inday Sara Duterte, mga boss, no? So, huwag natin patagalin. Pakita ko sa inyo, mga boss, yung video kung paano nag-walk out ang mga congressman at napahiya itong si Franz Castro dito sa budget hearing ng Kamara, mga boss. So, let's go! I do not like that the budget hearing of the Office of the Vice President be terminated. I know we have the rights as a minority black, Madam Chair. So may we explain why we vote no? With all due respect, representation would like to request Honorable Castro to just please submit the manifestation to the committee on appropriation. Madam Chair. So. Can I have the floor? Presentation has already been terminated. So we would like to request Madam Chair, her honor to submit the presentation. Madam Chair, yung ganitong and proceedings. And once again, this budget briefing is suspended. At meron po tayong issue na dapat na pakinggan ng ating taong bayan at masagot ng Office of the Vice President. So Madam Chair, kaya talagang kailangan maipaliwanag itong 125 million. At sinabi naman sa statement ni Vice President Duterte na mag-explain. So, Madam Chair, I have the right to explain why I voted no. Kailangan malaman itong 125 million na not confidential fund pero ginastos ng Office of the Vice President at kung saan. Ito Raul Manuel at Franz Castro, makinig kayo kung bakit malaki ang budget ng DepEd ni VP Inday Sara Duterte dahil sa kanyang solution na ginawa dito sa basic education, mga boss. So dapat itong pakinggan na nila Raul Manuel at Franz Castro. Kaya naman sila lang naman talaga yung dalawa ang tutol lagi dito sa budget ng DepEd, mga boss. Ito, pakinggan natin si VP Inday Sara Duterte. Let's go. The Department of Education is currently pursuing two tracks to solve the problems of basic education. Of course, we are there with the traditional build more classrooms and hire more teachers track that has been the solution of previous administrations and previous secretaries. But right now, we are pursuing another track as well, and that is learning from the lessons from the pandemic, where we want to institutionalize the blended learning program, where we intend to address the congestions in the classrooms, the lacking of classrooms, and the shortage of teachers by leveraging technology and
using the asynchronous and synchronous styles of delivery in teaching. And that is currently the tracks that the Department of Education is doing with regard to our effort to solve the problems in basic education. We are trying to innovate in coming up with solutions, considering that we recognize the insufficiency of budget across all departments. Thank you.